Good morning! Andito kami sa Aluwakra Beach. Sa gitna kami. Sa gitna kami ng tag nito, tubig. Pero yung tubig hanggang ano lang, hanggang parang may tubod lang siya. Parang sandbar. Ayan o. Tapos ayun yung isa na diligo. Hanggang tuhod lang, nasa gitna kami ng tubig. Tapos, ang ganda ng ano o. Ayan, ang ganda nung ano. Ayan, ang ganda. Ayan o. Ayun, hanggang doon yung ano, yung tawag nito, buhangin. Hanggang dito, yan. Ayan, napapalibutan ako ng tubig. Hanggang ano lang, hanggang tuhod. Tapos, ito yung tubig. Eh, yung ano. Sobrang linaw. Parang feeling ko makakapanghuli kami ng ano, ng tulya. Halaan, parang ganon. Nag-iisip bata doon sa kabila. Tapos, ayan. So, ang ganda dito. Kaso nga lang malabo na siya. Ayan! Naliwanag! Kaya ganda! Ganda. Ayan, pasikat na yung araw. Pasikat na yung araw! Ayan na! Yung araw, pasikat na! Matanggal stress! Abnormal. Oo. Magpapaadaw ako. Yan, iwanan ko dito yung aming chinelas at saka yung cellphone ko kasi dito sa ano na to, yan oh, iikot ako. Yan, sandbar, ayan. Kung saan ako nandito dito. Tapos may eroplano doon ayun. Asan ba kita ba? Ayun, eroplano, yan. So, magpapaa ako kasi magpaadaw ako para pang-relax sa paa. Kasi nga, lately, may ilang araw na stress na naman ako dahil sa, ewan ko ba, dun sa mga nakikita ko sa ano. Oo, punta ako dyan. Yun nga sa nakita kong false information o wrong information doon sa isang website na nakita ko yung ano po, nakita ko yung picture ko ginamit nila. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa mga yun, hindi ko alam kung paano ako magsisimula na mag-ano doon, saan ako magre-reklamo. Kung may alam kayo guys, please comment down below para naman doon, para din sa mga, hindi lang sa akin, sa mga ibang tao din na baka nagamit din na nakaranas din ng gano'n na yung pinupost yung picture mo sa isang website tapos malalaman mo lang through your friends na nadudun pala sa isang website yung mukha mo tapos may sasabi, buti sana kung totoo dahil milyonarya daw ako, ano, kakalok. Ang yaman ko naman. Sobrang yaman ko. Hindi po ako mayaman. Isa lang po kami mga OFW dito sa Qatar at nagtatrabaho at kumikita ng pera sa mabuting paraan. Hindi po kami nagagamit ng ibang tao at hindi rin po kami gumagawa ng illegal para lang sa, alam niyo yun, para lang sa ikaw-ulad o isa ka ikakayaman namin. So, kung ano man yung meron kami, eh, pinaghihirapan po namin yun. Tapos, yun na nga. Anyway, ayoko na mag-ano. Sorry sa pag-rant. So, ayun na. Tinan nyo yung isa nandoon. Ayun na, saan ba? Kita nyo ba? Naliligo dun sa ano. Naghahanap ng crab. Manguhuli daw siya, kasabi niya. Parang yung tawag niya sa akin kasi daw may crab daw. Tapos, ang ganda ng ano dito, oh. Alam mo yung solo namin yung Isla. Ay, parang sandbar. Solo namin siya. Ay, nakita nyo? Ayan, solo namin siya. So, kami dalawa lang dito. So, ayan na nga. Ang ganda. Tapos, tinan nyo yung ano. Ang ganda ng ano. How I wish ganito sa Pilipinas. Meron man, pero napakalayo. Napakalayo. Ito kasi, libre lang dito. Tapos, ano, sobrang linis. Talagang minimaintain nila. Tapos sobrang linaw. Nakita nyo ba?
ano kayo, ipakita ko sa inyo. Sobrang linaw ng tubig. Ay, nabasa na yata ako. Sobrang linaw ng tubig. Tignan niya. Pakita ko sa inyo yung ano. Ay, nasawsaw na yung damit ko. Pakita nyo. Yan, oh. Yan, diba? Sobrang linaw. Ayan, ang pangit ang pa ako. Pasensya na po. Ito po, ipaan ng mga maglulupa. Ayan. Ayun yung isa. Ayun, yung nakita nyo medyo maitim. Ayan, ayan siya, oh. Naghahanap ng crab. At ayun na, si Haring Araw. Ang oras ngayon, time check tayo is ano pa lang, 4:50 mag-aalas 5 ng umaga. Tapos sobrang liwanag, sobrang liwanag na dito. Nakakatuwa, ayun o. Kasi yun yung sasakyan namin, o. Naglakad lang kami, ayun. Yun yung sasakyan namin. Ang liit. Tapos ayan, ang sarap ng tubig. Nakakatanggal ng ano, ng stress. Sobra. Nakakatanggal ng stress tong ganito. As ang lamig. Ayun, may crab. Kaso patay na. Ayan o. Nakita nyo ba, guys? Ayan o, yung crab. Actually, pwede ka manghuli dito ng crab. Libre pa nga eh. Kaso nga lang, parang, by season ba tawag dun, guys? O yung ano, minsan kasi, kapag ano, ewan ko lang ha, kasi dati kasi kapag nangkukuha kami ng ano, ng crab, medyo maliwanag yung buwan. Kasi pag umaga, nagtatago na yan sila. Pag maliwanag yung buwan, tapos, yun nga, medyo malamig, hindi ganun kainit, makakakuha ka ng marami. Tsaka matataba na yun. Pero kapag tag-init, hindi masyado. Meron man, pero mangilan-ngilan, pa konti-konti makakakuha ka. Samantalang, sa atin, ang hirap. Actually, first time ko lang naka-experience dito sa ano, sa Qatar ng tawag nito, ng manghuli ng crab. Kasi sa Pilipinas, never ko talagang na-imagine never kong naranasan na makahuli ng kahit nga isda yata. Kasi nga, dito lang kami, nasa Maynila kami. So, pupunta, ayun, may crab! Ayun, nakita nyo ba, guys? Ayun, may crab! Ay, nasaan na? Ang bilis talaga, guys, ang bilis. Alam mo yung mga kapwa ko OFW na siguro nakaranas na makakapanood nito or makakapanood nito at saka nakapanood na nito. Siguro kung nandito kayo sa Middle East, lalo na dito sa Qatar, may experience yung manghuli ng crab. Nakaka-enjoy. Ang sarap. Ang sarap manghuli kasi hindi mo nung una mahihirapan ka kasi nga hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung paano manghuli. Pero kung halimbawa gusto mo mas ma-enjoy yung paghuhuli ng crab, sandali lang ha, hindi ko na kayo papakita ko sa inyo. Yan. Kung gusto niyo mas mag-enjoy kayo sa ano, sa panghuhuli ng crab, mag-gloves lang kayo, yung makapal na gloves. Labo ako. Maghuli lang kayo ng ano, ay mag-gloves lang kayo ng makapal. Tapos dadakmain nyo na huli niya, tatantsahin nyo lang kung saan nyo siya dadakmain. Kasi nga, dinadakma lang namin yan siya. Tapos, alam niyo yung huling ano, kasi patagilid pala yan sila kung tumakbo. Kung ano, sa susunod guys, next time, may papakita ko sa inyo kung paano kami nang huli. Kaso hirap kasi maka-timing eh, kasi ano, minsan meron, minsan wala. Tapos minsan naman may manghuli kami, wala kaming lagayan, o kaya naman wala kaming dalang gloves, ganun. So, kagaya niyan ngayon, wala kaming dalang gloves. So, mahirapan ako makapagpakita sa inyo kung paano siya hinuhuli kasi nga ayokong maipit ako. Kasi yung ibang ginagawa nila, sinisibat nila, lalo na yung mga ibang lahi. Kaya tuwan-tuwa sila kapag nakikita nila kami na, alam mo, dinadakma lang namin. Sa naka-gloves ng tuwan-tuwa sila, paano daw namin hinuhuli yun? So, kung next time, papakita ko sa inyo, or gawa tayo ng i-insert ko yung mga videos na mga ganun, kung paano kami manghuli ng ano ng club. Dati marami kami manghuli, mga higit pa nga, mas malalaki, yung iba mga ano, dinadakma lang talaga namin. Tapos yung naka-gloves ka ng ganito,
gloves ka ng makapal, yung pangluto ginagamit namin has may rubber para pag at least gumagat man siya, kasi dun ka sa may parte ng ano, sa may parte ng likuran, sa may parte ng likuran ka dadakma para hindi ka siyan makikita, kasi kapag ano, patagilid kasi sila tumakbo either nakaliwa kanan, so doon sa may likuran din kanila makikita, basta tatimingan mo lang, tapos yung alam mo yun, yung pag ano mo, saka mo lang ito i-dadakmain. So kapag naka-gloves ka, hindi mo masyadong ramdam yung kagat niya. So kung ano siya, kung matimingan ka, sorry na lang, makakagat ka. Pero yung iba sinisibat kasi nila eh, kaso ang pangit, kasi kapag sinibat mo, mamamatay, mabubutas. Ang pangit na kapag niluto mo, hindi kagaya kapag ano, hindi kagaya kapag dinadakma mo lang. O kaya may panghuli naman. May panghuli na parang, ano bang tawag to? Parang net, o nilalaglag na ganun para makuha mo siyang buhay. Kaya yun. Anyway, pagka-wrapping na napunta natin. Pero ang ganda dito talaga. Ang ganda dito sa beach na to. Alam mo yun, yung Ramadan namin. Dito lang kami nag-stay. Ilang araw lang kami pumupunta dito. Kasi nung during Ramadan, first day ng Ramadan talaga. First day ng Ramadan. Doon ko nakita yung nakaka-stress na balita tungkol dyan sa picture na yan. At hindi ko alam kung paano siya maano. Nakakainis. Sandali, check ko. Oras? Oras? Sige, alis daw kami alas 5. Check ko oras. Ayan, alis daw kami ng alas 5. Para ano, kasi sabi ko ayoko maarawan ng husto. Kasi nga, ayun na, matutulog pa kami. Mamaya, pupunta pa, gigising pa kami ng maaga. Maaga na nga eh. Pupunta pa kami sa ano, sa, kasi schedule ko ngayon kay Doc. Kailangan kong bumalik dun para ano, para sa aking follow-up check-up sa, ang tawag na ito, sa aking OB-GYN, para sa aking medication. So, tingnan natin ang oras. Ang oras ay, 5 na pala. 5:09. So, yun na lang muna guys. Bye-bye na muna. At kami ay maglulublub lang ako saglit ng paa ko. Hindi ako maliligo ngayon kasi nga ano, masakit ang ulo ko. May ininom na naman akong gamot pa. Last na yun kasi mamaya babalik ako kay Doc. Tapos, let's see kung anong mangyayari. Balitaan ko kayo guys kung anong ano ni Doc sa akin. Anong findings niya. Kasi last time na chinek niya HS ko. Kaya niya ako pinag-marvelon na pills. At saka Q10 at saka yung isa na Elevate. So, let's see. Bye-bye muna tayo guys. I will see you on my next video. And thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo dito sa beach. Sana nag-enjoy kayo dyan sa view na yan. At sana next time, itutur ko kayo or itutayaan ko sa inyo makapag-video tayo ng manguhuli ng crab. So, bye muna guys! See you on my next video! Bye-bye!